Galing po kami sa Aguilaran, Maribuho, dito po sa Doon, pupuntang Kalape, Inabangan, Inabanga, at mamaya po sa Tubigod, no? At mamaya na rin, nasa Cebu naman po kami. Iniikot po namin yan upang ikwento po sa ating mga kababayan yung mga nagawa na po natin at gusto po kong gawin. Alam naman po natin, panahon po ng kampanya na yun. Dito po sa ating araw na ito, katabi-katabi po natin yung elementary school. Nandito po yung ating mga estudyante, nandito po yung mga teacher. Kaya tama-tama po, kaya yung pinakahuli po natin batas na pinakasikat, yung batas po na ginagawang libre ang kolehiyo dito po sa Pilipinas. Kaya kung meron po yung anak, apo, kapatid, pamangkin, mga binibigyan po ng scholarship program ng probinsya o ng siyudad, ng municipalidad, alam po ninyo sa BISU at sa iba pang local university and college dito po sa Bohol ay libre na po ang kolehiyo. Wala na po tuition, wala na po miscellaneous expense. Dito ang batas po nito, yung RFN 91, sinimulan po natin yan noong 2016. Kahit 30 years na po yan pinaglalaban sa ating bansa. Matagal na matagal na po yan pinaglalaban. Pero noong 2016, nagsasalita po ako sa mga konsultahan. Para po ito, maliliit lang po ng mga gathering, kukunti lang po yung mga tao, at lagi po may delivery up yung mga nanay at mga lola. Yung mga nanay at mga lola po, lagi po kakayo, kukunin po ako, nabili po sa tabi, at sasabihan po ako lagi, Senator Bami, ang pangarap ng aming pamilya, meron kami kahit isang anak na makapagtapos. Kahit isa lang, yan na po yung pangarap ng aming pamilya. Kaya lang, tapos na tapos kami. Kaya lang, ang napakataas ng gastos, hindi po namin kaya. Ano bang magagawa mo dito? Ayan po, seryosong tanong po yan para sa inyong kumbayan kung ano bang magagawa mo dito. Kasi yung tanong po na yan, parang hamon po yan sa aming mga opisyales. Ano bang magagawa mo dito sa pangunahing pangarap ng aming pamilya? Kaya noong 2016 po, iniling po namin yung chairmanship ng education upang isulong yung batas para sa libre kolehiyo. At buti naman po, tinulungan kami ng aking kapwa senador. Of course, sa Congress, sa Kongrene na dyan, tinulungan po kami ng Kongreso. By August of 2017, napirmahan po ng Presidente yung batas po natin. At ngayon po 2019, dalawang taon na po, fully implemented yung batas na ginagawa ng libre kolehiyo dito po sa Pilipinas. Yung Bohol Island State University, maging BISU, yan po yung BISU. Puro manigilip po pronunciation ko naman. Yung BISU, ayan po yung pinakamalaking state university po natin dito. Isa lang po yan sa 118 state universities sa buong Pilipinas na wala na po kinakulit ang tuition o miscellaneous. Yung kwento po ng mga nanay sa akin noon, sabi nila, Senator Bob, kapag tuition, bayaran ng tuition, eh kami po kinakabahan. Kami po umutang sa 5-6. Eh kami po, yung asawa ko ng ibang bansa na para lang sa pag-edukasyon ng anak namin. At yung pinakamasakit po na sinabi mo sa akin, sa Senator Bob, kami po, gumagawa ng promissory note sa mga eskwelahan kahit alam namin wala kami pang pangarupang bayan. So alam ko po na malaking bagay po itong libre tuition, libre miscellaneous. Yung mga estudyante, marami po kami nakilala sa umaga, nagpa-fast food, sa gabi, nag-aaral. Sa umaga, nagtatrabaho, sa gabi, pumapasok po sa eskwelahan. Marami pong racket, nagdugeta ng load, nagdugeta ng damit, ang marami pong racket para lang makakuha ng pera sa kanilang edukasyon. Eh ngayon po, sabi ng mga magulang, Sen, kahit pa paano, napagaan yung aming sitwasyon. Meron pa rin gastos, meron pa rin pamasahe, pagkain, pang-project, pero yung pinakamalaking punto, at least yun po, hindi na natin kailangan panaran. Yung mga estudyante naman po, sabi nila, Senator Bob, ngayon, nakapag-aaral na kami. Hindi na namin masyado pinoproblema yung pag-raise ng pera. Mas pinoproblema namin yung matuto dun sa kurso na gusto po namin. So alam ko po, marami nang natutulungan dito, pero alam ko rin po, marami pang reforma ang kailangan gawin. Yun po, pangunang reforma pa lang po yan sa edukasyon. Yung mga guro po natin, alam nila na napakarami pang reforma sa edukasyon ang kinakailangan. Yung tulong po sa mga guro, pagpapaganda ng facilities natin, yung pag-modernize ng ating curriculum,
Ayan po mga challenges na hindi pa po natin nagagawa ng lubos-lubos. At yung uunahin po namin batas kung makabalik po kami sa Senado ay yung tinatawag po namin job matching bill. Para masigurado po na ngayon, mas padali na makagraduate, dapat mas padali na rin makapaghanap ng trabaho. Yun po yung gusto po namin i-combine at i-partner sa libreng kolehiyo. Isang reforma na alam po namin, marami rin po matutulungan. Ito pong tanong ng mga magulang po, na sana po makapagtapos yung anak namin. Sana po matupad yung pangarap namin na makapagtapos yung anak namin. Alam naman po namin na ibig talagang sabihin yan. Sana po yung anak ko may magandang trabaho. Sana po yung anak namin, yung buhay nila, mas kaya-aya kesa sa buhay na dinaranas namin. Sana yung dinaranas namin, kapigatan ng aming buhay, sana po sa kanila, hindi nakasigila. Mas madali na kahit pa paano yung buhay po ng anak natin. Yan po yung mga bata ng sarili. Kaya ito po, patuloy po namin itong isusulong, patuloy po namin itutulang. Siyempre po, kailangan na ibalik niyo po ako sa Senado para magawa po natin yan. Dito po sa noon, 2013, ako po yung number one senator po ninyo. Baka hindi po nalalaman. Si Congreve po at si VM Lloyd, si Mayor Alvi, binaluka agad sa akin, Senator Pam, noong 2013, number one ka. Eh, alam mo, yung paborito kanta ko, sana maulit-ulit. Diba? O, bagay na bagay, diba? Sana maulit-ulit. Kaya mga kaibigan, sana po, mga kapitan, ating kagawad, yung leadership po natin dito, sana po, matulungan niyo po minimilikot, humihingi po ng tulong po ninyo, para magabalik po sa Senado. Alam niyo po, marami pa tayong kailangan doon. Marami pa po ang reforma ang gusto po natin isulong. Marami pa po mga problema ang naghahanap ng solusyon at kailangan gawin ng solusyon. Dito po sa Bohol, ang leadership po ninyo, napakagaling talaga. Matagal na po sila kilala. Si Bob Ed po, 2001 pa lang kilala ko siya. 18 years na po kami magkakilala. I think he was vice governor at the time, 2001, going congressman. Mag-congressman po si Bob Ed. Ako po nasa National Youth Commission. Doon po kami una nakakilala ni Gobert. Alam niyo naman po si Gobert, mahilig kumantayan. No? Baka mamaya po magsampo po siya. Noong kumanta siya dun sa event namin, eh may mga dayuhan po doon, mga foreigners. Lahat po nagpalakpakan ng standing ovation. Yung tanong po nila, is he a governor or a singer? Sabi ka na, di ba? Pero matagal na po kami magkakilala. Sina Congreve po, nakilala ko po after some time. Pero nakita ko po dito sa Bohol, yung leadership talagang nakatutok doon po sa development ng inyong probinsya. At kayo na mismo magsasabi, from 2001 hanggang ngayon, napakalayo na po na narating po natin. Napakaraming challenges. Dito po sa loon, ito po yung pinaka-natamaan ng ating lindol. Pero dahil maayos yung pamahala, meron good governance, maganda po yung leadership, nakatayo, naka-rebuild, naka-build back better, at makikita po natin ay kita-kita po yung progreso kahit marami po inaharap na pagsubok. Sila po, mga nagiging inspirasyon ko rin po yan. Yung leadership po ninyo, hindi po tumitigil hanggang mahanap ang mga solusyon na kailangan po ng ating tambayan. Yung inyong lingkod po, ganoon din po. Kami po sa Senate, ang paniniwala namin, lahat ng mga problema mayroong solusyon. Lahat ng mga paghihirap kailangan bigyan ng pansin. At yung ating pamilyang Pilipino, ngayong 2019, palagay ko po ang kanilang hinahanap. Mga tao na totoong kakampi nila. Walang ibang kakampi hindi ang kababayan po natin Pilipino. Magtatrabaho para mabigyan ng tulong ang bawat pamilya, magpuprotekta sa pamilyang Pilipino kung meron po posible makasasama dito. May kakayanan at palindigan ang bawat pamilyang Pilipino habang may kahusayan na isulong ang mga reforma at progreso na hinahanap rin po ng bawat kababayan po natin. Kaya mga kaibigan, kung kayo naman po ay masaya sa leadership po dito, sa Luon at dito po sa buong probinsya po ng Bohol, kami po ay hindi naman po malayo ang aming mga paniniwala at aming paninindigan. Kaya sana po sa Mayo, huwag niyo pong kakalimutan ang inyong lingkod. Number 9 po sa balota, Senator Bamaki po. Maraming salamat. Kabangin po ang paligod. Ayaw po kalimpi. Sa Mayo po, Senator Bamaki po, number 9 sa balota. Salamat po.